Yan, magandang-magandang hapon po sa ating mga ka-flushers. Makakadama po natin ngayong hapon. Ito ay suki na natin. Maraming salamat talaga sa pagbibigay niya lagi ng oras sa atin. Si Doc Alan June Lusong. Ayan, magandang hapon, Doc. Magandang hapon po, Ma'am Tess. Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa sa buong mundo. Ayan. Sa buong mundo talaga. Tama. Opo. Kaya tune in kayo dito sa ating programa. Siguradong-sigurado po ako na marami na naman silang matututunan na bago. Opo. Tama, Doc. Si Doc po isang optometrist, kaya po, pag-uusapan natin siyempre tungkol sa mata. Ayan, talagang napaka-ano rin ito, timely. Opo. Dahil ang mga, kahit ang mga bata ngayon, Doc, eh talagang laging nasa cellphone. Ang ay, bata, opo. Diba? Opo. Kaya talagang ayan, doon nakaraan po ay yung sa mga kuliti, yung pinag-uusapan natin. Opo, tsaka diba? Pagkaduling. Opo, tama opo. Po. Ngayon naman po ay abangan ninyo dahil ang dami, ang gaganda ng topic. At ito talaga nangyayari sa araw-araw nating buhay eh. Opo. Kumbaga, ang maganda dito kay Doc, no? Kay Doc Alan June. Kasi napakasimple ng explanation. Tapos, hindi mo na kailangan mag-isip pa. Dahil yun nangyayari na talaga sa'yo. Tatamaan ka na naman, Mama. Oh, tatamaan na naman ako nito. Talagang ako na naman ang ano dito subject. Ayan. At syempre, eto na. Ang ating, mamaya makisali kayo ha. Kasi alam ko, marami kayong tanong. Nangyayari din to sa inyo. Opo. Oo. Ito yung mga pag-uusapan natin. Ano ba yung mga dahilan kung bakit mahalagang magsuot ng eyeglasses? Tinamaan na ako dito. Opo, yan. Sabi ko sa iyo, Doc, una pa lang. Unang topic pa lang ay tinamaan na ako dahil nakita ko yung salamin ko kanina pero hindi ako nagsuot na naman. Sabi, nangako ako kay Doc, susuot ko na yung salamin ko pero hindi pa rin ako nagsuot. Kung alam ko lang, Doc, na magkikita tayo uli ngayon, ayan, sana nasuot ko, nakalimutan. Na nakapag-prepare ka, no? Kanina, nabanggit nyo po eh, hindi nyo mabasa yung nakasulat. Oh, malayo. Kasi wala yung salamin ko. Yun. Actually, yan po yung unang dahilan kung bakit kailangan magsuot ng salamin. Kasi malabo po yung nakikita at kung gusto po ninyo na makakita kayo ng malinaw, isuot ninyo yung salamin nyo. Ayan na nga eh, no po? Kasi di ba, ang hirap-hirap nun, ano, lalong-lalo po sa mga nag-aaral. Kasi talagang ano yun, passion ko yan pagdating sa mga estudyante. Isipin nyo na lang, ikaw Ate Tess, may anak ka na po ba? Oo, meron po. Okay. Halimbawa yung anak mo, nandun sa school, nakaupo dun sa may bandang likuran. Tapos yung teacher, eh, may sinusulat dun sa board. Tapos malabo yung paningin niya. Siyempre, hindi niya mababasa yon. At di niya maintindihan. Opo. Kapag hindi niya naiintindihan, hindi niya matututunan, magiging mababa ang grade sa school. Ayun. Mm-hmm. Eh, yung iba po, nagtataka sila, bakit kaya ganito yung anak ko? Ang bababa ng grade sa school. Ang masakla pa, iniisip nila, baka mahina yung utak. Mm-hmm. Di ba? Yun pala, hindi makita ng maayos yung nakasulat kaya mga hindi mabasa. Oo, no? Kaya, siyempre, dapat, lalo na kung pasukan, ano? Oh, ngayon, kung sakaling nakaipon sila, di ba? Pacheck nila. Di ba? Hindi sinabing magsalamin ka agad, ha? Pacheck muna. Okay. Tama. Check muna. Baka may problema sa paningin. Yun yung magiging hadlang para hindi siya matuto. Mm. O, di ba? Dapat makita ng malinaw. Pwede. Eh, paano yun sa mga nagko-commute, Ate Tess? Oo nga. Siyempre, marami tayong mga kilalang commuter. Tinamaan na naman ako dyan. Okay. Kasi siyempre, layo, di ba? Opo, layo. Bago makalapit sila. Tama po, na-imagine nyo na kagad, ha? Okay. Kapag papara ka ng sasakyan, eh malabo yung paningin mo, no? Hihintay mo pang lumapit, eh, di ba? Kung hindi pa yun hihinto, hindi mo alam kung saan yung biyahe. Hindi. Paano kapag, ano, buti nga ngayon may barker, dati wala eh, di ba? May barker, magsasabi, o. Oh, sasabihin ko saan pupunta. Opo, saan pupunta. O, kaya po, kaya kung saan pan pupunta, maririnig mo. Diba? E, paano pag walang sumisigaw kung saan pupunta? Diba? Oh, dinapasakay ka, naligaw ka ngayon. Iba palang lugar ang pupunta. Pero alam nyo, Doc, ha? Tama yung sabi mo, Doc, ha? Experience ko yan. Kasi, di ba, mag-aabang ka ng, ano, ng sasakyan. Tapos, titingnan mo siyempre yung, ano niya, placard niya kung saan siya papunta. Ngayon, saka mo lang makikita pag malapit sa'yo, wala na, nakalampas na. Opo. Depende pa yan kung gano'ng kalabo yung mata, di ba? Minsan, kahit ang lalaki na ng plaka nakasulat, eh sobrang labo ng mata, kahit huminto na, hindi pa rin mabasa. Tama. Mabuti na lang, di ba? Siyempre, pagpasalamat natin, meron tayong mga barker po, mga kababayan nating barkers,
malaki ang tulong nila doon sa mga tao na gustong sumakay na malabo yung mata. Oo. Okay. Malaking bagay. Opo, tama po yun. So, ganyan, kailangan mapalinaw yung mata kasi kapag hindi malinaw yung paningin, maraming kaakibat na mangyayaring hindi maganda. Maybe sa susunod na topic pag-uusapan natin yun. Oo, diba? Okay. Yan. Talaga naman, oh. Sa totoo lang, unang topic pa lang yan pero ang dami na natin. Ang dami na nakaka-relate dito, eh, oh. Ang sabi ayan, po. Sabi ni Sara San Antonio, yan kaya gumawa ng kauna-una ang salamin ko. Sa kanya ko rin nalaman na may astigmatism ako. Ay, salamin daw, wow. Teka lang sandali, Doc. Baka ikaw, yan kaya ang gumawa ng kauna ang baka, si Doc ba, sinasabi mo? ang gumawa ng salamin mo, ayan. Kasi ano, nalaman na may astigmatism yung mata niya. So importante po ha, kung sakaling magpapa-check up kayo, itanong ninyo dun sa doktor kung ano yung kalagayan ng paningin ninyo. Mm-hmm. Para hindi dun, ay basta luminaw lang, ano daw nangyari sa mata mo? Hindi ko alam, basta lagyan akong salamin. ah, diba? So dapat nalaman nilang maigi. Ha, at kailangan akma talaga sa ano opo, mo. Eh, no? Opo. Ayan, ito po. Sa unang topic pa lang, ano na natin yung mga tanong nila, Doc, ha, para matapos kagad natin. Sabi ni Beverly Barrera, Doc, balik na po ulit ako sa'yo. Paggawa po ulit ako sa lamin. Uy, yun na nga, ikaw yata. mga pasyente ko pala itong mga nanonood. Hi, kumusta kayo? Ang galing from Barangay Payatas yun, Doc. Oh, malapit kami doon. Wow. Ah, malapit kayo. Ah, kaya... May clinic po kami sa Commonwealth eh. Ay, malapit sa Manggahan. Ay, ang galing. Ah, kaya pala, sabi ni Jessel Garin, pag malapit ay parang naduduling na ako. Kailangan ko po malayo sa akin ng CP para mabasa ko po. Ayan. Nangyayari po yan kapag ang tao ay nag-iedad 40 years old pataas. Ah. Apo, ganito ang nangyayari, Ate Tess, ha? Nung mas bata tayo, yung lente sa loob ng mata natin, mas flexible yan. Yan ang mag-a-adjust, gaganon siya. Lolobo, okay. Sinipis, gaganyan. Kaya kaya nating magbasa noon kahit ganito kalapit. Kahit malapit. Apo, kapag nagkakaedad tayo, nababawasan yung flexibility ng lens ng mata natin, kaya hindi niya na kaya ng ganito kalapit. Medyo papalayo na ng papalayo yan. Okay. At pag nag-edad ng 40 years old, nakaganyan na yung mga nagbabasa. So, kailangan na ng dagdag tulong sa pagbasa. Yun yung mga tao na gumagamit ng doble vista. Opo, ganyan. Doble vista o reading glass. Para matulungan yung kakulangan sa mata natin. Yung kakulangan sa pag-curve. So, gaganyan na para ulit yun. Para wide o. Oh. Opo, para mailapit na nila. Mm-hmm. Tapos, syempre, pagka-edad, ganyan ulit. Lalayo ulit. Tapos, pag malayo na, dadagdagan na naman yung grado para bumalik ulit sa ganyan. Ayan. O, yun yung kondisyon po noon. Oo, talaga naman ha. Gising na gising ang ating mga viewers talaga. Ang dami nilang tanong. Pero, grabe, una pa lang yun ha. Ayan, alagang lusong po ang mata ko. Ang ay, bait wow. Pa ni Doc. Ayan. At gwapo pa si Doc. Ayan. Okay. Ito na yung ating ano. Mamaya na natin na basahin yung iba. Okay. Pero ito na yung pangalawang tanong. Kasi marami tayong pag-uusapan eh. Napakasarap pag-usapan ng mga topic na to. Ang pangalawang tanong, ano po ba ang mga signs na kailangan mo nang palitan ang iyong salamin? Katulad nito, Doc, no, di ba? Katulad sabi ni Beverly kanina, opo. Time na niyang bumalik sa iyo para magpalit ng salamin. Opo. Yun na nga, ano po ba ang mga sinyalis ang mararamdaman mo para sabihin kailangan mo nang palitan yung salamin? Okay, Ate Tess, ganito yan ha. Maraming mga dahilan. Halimbawa, no, ito yung una nilang nararamdaman bago sila magsalamin eh. So, minsan nakakaramdam sila ng pagkahilo, nasusuka, sumasakit yung ulo, kaya sila nagsalamin. Mm-hmm. Okay. Halimbawa, nasolusyonan na natin yun, no? Nagsuot na sila ng salamin. Nakasalamin na siya. Tapos, naramdaman niya na ulit yung mga sintomas na yon. Baka ibig sabihin, kailangan ng palitan yung salamin niya. Ayun. So, pag naramdaman niyo na ulit, yung mga dating nararamdaman ninyo na hindi niyo gustong maramdaman, magpapalit kayo ng salamin. Ah, opo, okay. Kasama pa dito, kung yung salamin na ginagamit nyo, eh malabo na. Lumalabo din pala yung salamin, Doc. Opo, posibleng pong ganon. Posibleng yung materialis ng salamin yung lumabo, posible din po na yung grado ng mata tumaas. Nagbago na. Ayun. So, kailangan, babantayan po natin yan. Mm-hmm. Kaya importante na nagpapacheck up tayo lagi every 6 months. Mm. Pagka nahilo ka na pala at nagsusuka ka na uli, ibig sabihin, hindi na siya match doon sa mata mo. Tama po, hindi na siya angkop. No? Mm-hmm. Pero bukod po doon, syempre, meron mga tao na, ay, hindi pa naman ako nahihilo ulit eh. Diba? Baka naman hindi nyo naman naramdaman yon. Pero,
kung gusto niyo palitan yung salamin niyo, syempre sino ba naman kami para tumanggi, yeah, di ba? Oh, ganun 'yan eh. Welcome, welcome. Opo, lalo na ngayon, di ba, yung mga tao. May mga uso na rin ano eh, gusto mong pormahan na rin yung mga salamin mo. Tama ka, diba? Po diyan. Kapag gusto niyo na yung bago sa uso, pwede niyo nang palitan. Yeah, o kaya nagsawa na kayo dun sa dati yung salamin. Siyempre, mga tao ngayon, madaming bonus, di ba? Oh, siyempre, hindi kami tatanggi dyan. Hindi po. Lalo ngayon, December. Ayan, welcome na welcome po kayo sa clinic ni Doc Aljun. Alan Jun. Sa totoo lang, ha, marami kasi, kahit minsan, okay pa. Mm. Kaya lang, nagsawa ka na dun sa ganun na estilo ng salamin. Opo. May nakita kang bago, o kaya yung kulay, di ba? Paano po yun? Kung halimbawa, frame lang ang papapalitan, okay pa ba yung ano? Meron pong mga kumpanya na okay lang sa kanila na yung frame nila yun pa rin, yeah, yung lente lang yung papalitan. Pero depende po kasi sa policy ng company. Meron naman na hindi pumapayag ng ganon. Meron din na humihingi ng additional charges na kumbaga sa iba parang ang tawag doon, yung pag nagpunta ka sa restaurant tapos ang tawag doon, cork cage, parang ganon. Ganon ba yan? Di ko. Oo, parang ganon, no? Yung iba naman, yung laboratory fee, sinisingil po. Ay, hindi, natural lang po yun. Kung halimbawa magpapapalit ako ng frame, ang ibig ko sabihin, syempre meron yung additional charge. Opo, may additional pero charge ang doon. Tinatanong ko po, Doc, pwede pa bang gamitin yung salamin doon sa frame? Ah, kasi kung hindi na po yun angkop doon sa grado ng pasyente. Ah, sa gagamitin mong frame. Kailangan na pong palitan. Oo nga, ano. Ganon. So, ito pa. Ano pa daw yung ibang dahilan kung bakit mahalagang magsuot ng salamin? Mm-hmm. Okay. So, may mga tao na pag madaling mapagod yung mata. Ah. Opo. Tulad nung kaninang nabanggit natin, yung sample natin kanina, nahihirapan na rin siya magbasa sa malapit. Mm. Okay. So, ito po, madaling napapagod yung mata nila. Kapag pinalitan natin yung salamin, na mas angkop na dun sa grado niya, hindi na madaling mapapagod yung mata. Ah, okay. Opo. Tapos yung mga laging exposed po sa radiation. Kapag ang tao laging exposed sa radiation, siyempre yung mata natin kailangan nating protektahan. Mm-hmm. So, minsan, yung radiation, isa yun sa nagiging dahilan para madaling mapagod yung mata. Ah. Okay. So, para hindi siya madaling mapagod, kailangan meron ding protection sa radiation. O, diba? At ito, siyempre, trabaho natin araw-araw opo, po, no? Opo. Hindi naman mawawala yun. Lala, yung opo. Eh, dito pa lang eh. Pagtitingin tayo sa screen, pagtitingin tayo sa cellphone. Oo. At kadalasan, Ate Tess, kung mapapansin mo ha, ang trabaho, bukod dun sa trabaho mo, nakaharap ka sa computer, pag uwi mo ng bahay, anong hawak natin? Cellphone pa rin. So, kailangan natin ng protection sa radiation. Guilty na naman ako dyan. Ayan, tinamayan ka na. Pero ito, Ate Tess, hindi ka magigilty dito sa tingin ko. Ayan, ano yun? Siyempre, bukod dun sa mga na-exposed sa radiation, exposed sa hangin. Ah. Okay. Noong nakaraan, naging topic natin sa pugita. Oo, sa mga... Okay, di ba? Sa alikabok sa mga. Opo, sa alikabok. Siyempre, dito, maganda yung place of work mo eh. Hindi katulad ng iba natin na talagang nasa labas. Nasa labas, ang trabaho. So, sila, sobrang exposed sila sa hangin. Kapag meron silang salamin, kahit pa paano nahaharang yung hangin. Oo, tama. At yung nandun naman sa mga construction. Mm. Okay, siyempre, kasama sa safety, di ba? Kailangan meron silang safety goggles. Salamin po yun. Okay. Opo, sobrang delikado. Pagka-goggles kasi, takip hanggang dito eh, no? Sa opo, gilid. Yan yung ideal na kapag safety goggles. Buo yan po, may takip. Napakarami po naming pasyente, Ate Tess, na pumunta sa amin, nag-grinder daw sila, tapos meron tumalsik sa mata. Wow. Opo. Kasi hindi sila gumagamit ng tamang protection sa mata. So, importante po, protection sa mata, lalong-lalo na yung gumagamit ng mga ganun grinder. Kasi may tumatalsik. Tumatalsik yun eh. Opo, may tumatalsik. At sobrang delikado po ito, kapag nagkaroon ng butas dun sa mata, nakakabulag yun eh. Delikado po, no? Lalo na, syempre, gusto natin maingatan yung mata natin. Yan ang lagi-laging ginagamit sa araw-araw. Tama. Opo. At syempre naman, opo, syempre yung kanina, fashion. Mm. Okay, nakaudin tayo sa fashion. Para medyo magyang naman. Fashion. Okay. Ayan, si tatay mahilig sa salamin. Pero sabi niya nga, hindi malabo ang mata niya. Ano talaga pang fashion niya yung salamin? Opo. Kasi kung mapapansin niya, minsan may mga taong merong trademark. No? Parang hindi mo ma-imagine na hindi siya nakasalamin. Okay. Diba? Nasanay ka na. No? Na features niya.
Kumbaga, pagka nakasalamin, alam na kagad na siya yun. Opo, parang ganun. Mm-hmm. O halimbawa na lang. Siyempre, okay lang mo magbanggit ng mga artista. Oh, no? Oh. Okay, si Robert Downey Jr., di ba? Yung salamin niya. Si Iron Man, di ba? Meron siyang salamin na iconic. May sarili siya. O, di ba? Mm-hmm. Talagang ano eh, pag suot niya yun, alam mong siya yun eh. Oh, di ba? Yung dati, yung Top Gun ba yun? Sino si... yun? Top Gun. Si, ano to? Paborito ko yun ah. Mm. Bakit na wala sa isip ka? Tom Cruise ba? Tom Cruise! Okay, yeah. Diba? Siyempre, iconic, aviator. Yung mga ganun, diba? Sobrang trademark nila. Si Cyclops. Cyclops. diba? Meron siyang salamin. So, parang mga ganyan. Oh, may salamin talaga. Ayan o. Ayan si, ano, si Iron Man. O, diba? Ayan. Yan, trademark. Parang makikilala ka dyan dahil susuot mong salamin. Mm-hmm. O, yun. Ayan. Okay, yung sunod naman, kailan daw magpapalit ng salamin? Kailan magpapalit ng salamin? Pasay dyan na, Doc, na-miss ko yung mga ano mo. Okay, sige, game. Siyempre, kapag nagsawa ka na doon sa salamin mo. Oo, yun lang nga, diba? Siyempre, welcome na welcome po kayo sa amin. Gusto mo ng bago. Opo, gusto mo ng bago. Kapag sira na, Ate Tess, siyempre, diba, lahat ng gamit natin nasisira. No? Pero may naputol yung ano... Ang tawag dyan? Tangkay. Oo, yung tangkay. Opo, pag naputol yung tangkay, yung iba, syempre, kapag nagtitigil... Pagsatsagaan pa eh. Opo, re-repair. Kapag hindi na kaya ng repair, kailangan na pong palitan. Mm-hmm. Diba? Syempre, ginagamit mo yung mata mo sa araw-araw, dapat maayos din yan. Na? Sunod po, kapag nawala yung salamin mo... Ayos na na talaga. Dapat magpalit ka na talaga. Oh, di ba? Oo. Oh, oh. Legit na dahilan yun. Oh, para yan, magpasalamin ka uli. Kasi pag wala, wala ka nang gagamitin. Ayan. Pero si Ate Tess, hindi po nawala yung salamin niya. Ayoko lang gamitin. Sorry, Ate Tess. Hoy, ako magagawit na ako talaga. Oo. Oh, next time magkikita tayo, nakasalamin ka na. Ayan, sabi ni Sarah, ang mata ko po, Dok, hindi napapagod. Pero ang puso ko, pagod na pagod na. Alam mo, ang daming hugot. Opo, okay lang po yan. Actually, tumatanggap ako ng mga question na ganyan. Ah, opo. Okay. Okay. Ganito, sabi, kapag pagod, anong gagawin? Papahinga. Magpahinga. Ganon. Huwag banat ng banat. Kailangan natin ng rest. Okay? Mm-hmm. So, yan ang tamang sagot dyan. Ipahinga mo muna yung puso mo. Opo. Ang mata kapag napapagod, nagpapahinga din po tayo, mm-hmm. di ba? So, ganon din naman sa puso. Ayan. Okay. Okay, sabi ni Joanna Pecundo, mahalaga po talaga na magsuot ng eyeglasses, lalo na kapag malabo na ang paningin. Gaya ko po. Ayan. Mas nakakabasa po kasi ng maayos kapag may suot na eyeglasses. Tama po yun, di ba? Sabi ni Miss Joanna, kasi kapag hindi mo suot yung salamin mo, magpapara ka ng sasakyan. Kaya na nga eh. Iwan ka na naman. Pero maganda yung ano mo ha, sinabi mo, Dok, yung pagtingin mo, o nga, no, kung yung estudyante, yung anak ninyo, nasa hulihan. Opo. O, sasabihin nyo, ay, naku, ang bobo naman ng anak ko, ano ba yun, mahina ang utak, papatutor nyo pa. Mm. Eh, yung pala ang problema niya, hindi niya nakikita dahil malabo yung mata niya. Tama po. Karaniwan po yan. Sobrang karaniwan, no? Imbis na napupuri mo yung anak mo, biro mo, sa'yo nang galing yun, sa'yo nagmana yun, eh. Tapos isipin mo, mahina yung ulo. Mahina yung utak ng anak ko, anong nangyari? Ganun, bakit? Misa nagagalit ka pa. Bakit nagbaba-baba ng grades mo? Ganda. Yung pala, hindi mo naman tinanong, mami, na yun pala. Kailangan na pala niya pumunta kay Doc para magpagawa ng salamin. Ayan. Ito, sabi ni Rosalinda Tayao Canedo, naku, Doc, yung baby ko po, 8 years old lang sila, nahihirapan na daw siya makita pag malayo. Ay, 8 years old? Opo, actually, marami po kaming pasyente, mas bata pa kaysa sa 8 years old. Minsan 2 years old, minsan 1 year old. Oh my God! Kahit hindi pa kasi marunong magbasa, basta marunong dumilat, mache-check up na po namin yan doon po sa amin. Okay. Ay, bakit po ganun ang nangyayari? Bakit, Dok? Kasi po, una nating tingnan, baka naman ang magulang malabo din ang mata. Ah, namamana din ba yan? Opo, namamana po yan. Ang namamana dyan, maaring yung haba ng eyeball or yung shape po nito. Yun kasi madalas na dahilan kung bakit mayroong grado yung mata. So, ang tanong, baka naman po malabo ang mata ninyo na yun ang namana ng anak. Oo. Kadalasan sinisisi pa, di ba? Oh. Hereditary pala yan, no? Opo. Minsan sasabihin, kaka-cellphone mo yan, kaka-cellphone mo yan. Tapos tinanong ko, ma'am, nagsasalamin din po ba kayo? Opo, malabo na rin mata ko. Eh, ma'am, kasi anak mo po kasi yan, di ba? Okay. Dahil sa anak mo yan, may mamamana talaga sa'yo yan. At ang namana sa inyo,
yung pagiging malabo ang mata. Ayun. Ayun. Nakakalungkot. Sa atin pala nang gagaling minsan din, no? Opo, syempre. Sabi nga eh, the fruit does not fall far from the tree. Ayun. Napainis ako doon. Oo nga, hindi naman mamumunga ng ano, ng mansanas ang ubas. Oo po, tama po, tama Ayan. Po. Ito, isang tanong pa taado. Sabi ni Sara San Antonio, Dok, yung tanong ko po, please. Ba't po may dot ang mata ko na black na maliit? Naku, nunal ba yan? Nunal? Pwede po, pwede. May nagkakanunal ba yung mata natin? Opo, dok? Ang tawag po doon, nevus. Okay. Depende kung saan yung dot, no? Pwedeng nasa labas, pwedeng nasa loob. Pwedeng yung dot ay nakikita niya. Ay, nakikita? Baari nakikita mo rin yung dot? Pwedeng meron siya nakikitang dot. Pwedeng, kasi kapag meron siya nakikita, nasa loob ng mata yun. Opo. Tapos may tanong pa doon, yung dot ba gumagalaw, sumusunod sa paningin, sumasalungat? Lagi bang nandyan o minsan wala dyan? Okay. Doon natin malalaman kung saan nanggaling yung dot. Ah, opo. Okay. Kasi baka mamaya, itong dot na to, meron lumalangoy-langoy sa paningin, tinatawag na floaters. Mm-hmm. O yung floater, napag-usapan opo, natin yan nakaraan. Napag-usapan natin nakaraan. Opo. Pwede din na, merong damage pala dun sa mata niya, yung dot na yon parang pixel sa mata na hindi gumagana. Ah, o, naalala okay. Niyo yung topic natin nakaraan, sabi ko parang sa cellphone. Yes. No? Na merong parte dun na hindi gumagana, iba yung kulay. So, sa mata ganon, pwedeng may bahagi na hindi gumagana. So, kailangan pong ma-check yan. Dalhin niyo po sa ophthalmologist para masigurado po natin. Ayan, yan. Okay. Magpa-check up ha, yun yung importante, magpa-check up para alam mo kung ano talaga yan. Hindi tayo pwede manghula. Ayan, sabi ni Cheryl Argamosa, aba nanonood, andyan na ba, dumating na? Ayan, sabi niya, Dok, sa katulad ko po na farsighted, baliktad kami, ako nearsighted Opo. Eh. Oo, need ko na po ba magsuot ng reading glass? Okay. Sa mga, kilala niyo po siya personal? Taga dito sa atin, stop po namin. Ilang taon na po si Ma'am Cheryl? Pero nandiyan na. Ilang taon na po ba si Ma'am Cheryl? 40 plus. Opo, ganun po. Kasi kadalasan, yung mga 40 years old, sila yung nahihirapan sa pagbasa sa malapit. Tapos nakakita ng malinaw sa malayo. Yan po yung presbyope na kaninang sinabi ko, nahihirapan magbasa. Okay. Yung mga ganyan, kadalasan, may nararamdaman na masakit sa ulo. Opo, ayan, madalas sumakit ang ulo talaga niya. Opo. So, para mawala yung sakit ng ulo, kailangan niyo pong magsalamin. Ah. Okay, so dalawang mangyayari sa kanya. Una, makakakita siya ng malinaw. Mm-hmm. Pangalawa, mawawala yung sakit ng ulo niya. Ayan ha, makinig ka, Cheryl. So, kung gusto niya na mawala yung sakit ng ulo, tsaka makakita ng malinaw, magsusuot po ng salamin. Ayan. Punta ka na kay Doc, may discount. Tagamanggaan lang pala yung clinic ni Doc. Okay. Sa Manggaan lang pala, ang lapit sa amin. Okay, bisita na Cheryl ha, para magkaroon ka ng maayos na salamin. Kasi huwag tayo maniwala sa mga, bili ka ng reading glass. Meron dyan eh, di ba? Sa mga bangketa na reading glass. Huwag, kasi may gradong dapat yan eh, na nasa mata mo. Kailangan yung talagang prescribe. Opo. Ayan. Sabi ni Girly Caballero, Dok, ang daming tanong natin. Ayos na po. Ka na ha. Ayan, sabi niya, ay ganun po, ako Dok, nahihilo at nasusuka ako. Pero wala po akong salamin. Nako. May mga ganyang sintomas po, ano? Baka naglilihi ka, ha? Kasi kasama po sa sintomas, nahihilo, masakit ang ulo, nasusuka, may astigmatism. Ayun. Opo, posible, ha? Siyempre, kailangan nating ma-check para sigurado. Mm-hmm. Yung iba kasi, kapag ganyan ang sintomas, iniisip buntis na. Okay? Oo, naglilihi. So, baka may astigmatism. Tao. Okay, ha? Dok, tanong ko, ano yung astigmatism? Kasi nung ako rin, nagpasalamin, yung sinabi sa akin, may astigmatism yung mata ko. Ang sabi nga ng doktor, wag na wag mo tatanggalin yung salamin kasi para magamot yung... ano po ba yung astigmatism? Dok? Okay, sa astigmatism po, kadalasan dyan, yung hugis ng mata ay hindi bilog na bilog. Ah! Apo, medyo oblong po yung mata. Yung kanina nabanggit ninyo, medyo naputol. Ang iniisip ng iba, nagagamot ang astigmatism. Oo. Hindi po yung totoo. Ay, niba? Opo. Bakit po ganon? Kasi yung oblong na mata, kahit anong salamin ang ilagay mo dyan, hindi bibilog po ang oblong. Ah. Oblong po yun talaga eh. Opo. Maganda natutunan ko. Akala ko astigmatism, yung sa paningin mo pa rin, yung range, yung lakas ng mata mo. Ah. So, maayos pa siya kung magsasalamin, gano'n. Hindi pala. Yung pala yung pagiging oblong ng mata. Opo, hindi siya bilog na bilog. Mm-hmm. Gano'n po. So, yung depende sa, sabi nyo, range, yung lakas ng grado. Okay.
yun po ay may kinalaman kadalasan pag mahaba yung eyeball, kapag mas mahaba, mas mataas yung grado. Ganon, kapag mas maigsi, mataas din ang grado. Kailangan sakto lang. Ah, okay. Mm-hmm. Ayan, natutunan natin na ayan ang astigmatism. Ayan. Okay. Ito. Sa, ito si ano, yung ating kasamahan dito, si Direk Rani B. Ayan, ako po may astigmatism. Okay lang po ba mag-lens? Oo, nagle-lens kasi to eh. Opo. So, meron tayong contact lens. Oh, okay, contact baka yun ang ibig niya sabihin. Opo, contact lens. Opo, merong contact lens na special para sa merong astigmatism. Ang tawag po sa contact lens na ito ay toric. Toric? Opo. Meron din naman na contact lens na soft. No? Soft toric, meron ding hard. At meron yung tinatawag na ano, para sa orthokeratology. Okay. Ito naman, yung contact lens matigas na naka, 'di ba, naka-side siya sa mata. Okay. Since yung meron siyang astigmatism, 'di ba, hindi bilog na bilog yung mata. Mm-hmm. Yun ngayon, pasusunod rin siya dun sa shape ng contact lens kasi yung contact lens na yun special yun eh para pang-correct dun sa astigmatism. Ah. Okay. So pipilitin na igaganyan siya eh kasi kumbaga bilog yung hulma ng contact lens na to. Okay. Orthokeratology po ang tawag doon. Makakatulong ito para mapababa yung degree ng astigmatism kung suswertehin. Okay ha? Ayokong sabing 100%. Ayan pala. Ayan ba, Dok? Opo. Kung suswertehin, pwedeng bumaba yung astigmatism niya. At kung maswerte pa siya, mali mo naman mawala yung astigmatism. Wow! Opo. Ayan pala. May gamot ka na. Opo. Rani. Depende po yun ha? Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayos ha. Ayan. Sabi ni ano, ni mayroon pala no, na, ayan, sa mga nagkakabit ng contact lens nyo ha, meron pala, pwede pala na mapababa yung ano ng ano natin. No, meron chance, ano po yun eh, parang syempre special hulmahan. Ano talaga. Opo, parang hulmahan yun, na kapag merong yung mata na hindi masyadong bilog, huhulmahin mo siya ng bilog, syempre gaganon. Susunod ng shape yung mata. Ganon po yung idea nun eh. Oh, para siyempre mapilitan siyang bumilog. Yan kung, ang sugot doon sa ano, opo. Hindi salamin kasi salamin nasa labas lang. Opo. Pero 'yon nandun talaga sa nakadikit. Mata. Oh, ihuhulma nakadikit. Po. Siyempre may pwersa na 'yan, mahulma siya talaga ano. Oh, mga magkano naman kaya yung ganun, Dok? Depende po kasi sa practitioner eh. Pero hindi siya kasing tulad ng mga ordinaryong contact lens. Special po kasi 'to. Oh, siyempre. Opo. Iba-iba po ang presyo niya. Pero ano po 'yun? Ganun din ang pagkabit. Opo. Ang alam ko, ang paggamit dito, sinusuot sa gabi. Ipantutulog po itong contact lens na 'to, tapos sa umaga tatanggalin. Baligtad. Opo. So ang mangyayari po dito, pagkasuot mo sa gabi, kasi mapopress yung eyeball kasi di ba? Mapipilitan siyang sumunod dun sa shape ng contact lens. Pagkagising mo kinabukasan, pagtanggal mo ng contact lens, malinaw ang paningin mo. Wow! Ganon. Oo, okay. Di mo na kailangan mag-ano, contact lens ng ano. Pero depende po ha. Oh. Depende kung hanggang saan yung kakayanin na adjustment ng mata. Oh. No? Pero we pray depende sana maging magandang maganda. Sabi naman ni Casey Cabilin, salamat, Doc, sa information. Laking tulong sa amin to na malaman. Ayan. Thank you. Talagang ang dami mong papasalamat kasi talagang ang dami nilang natututunan. Ito siya, babati lang ako, Doc, sandali ah. Angel Balisi, nandyan na. Maricar Gidayaw Espiritu, nandyan na rin. Maraming salamat. Sabi ni Jenalyn Pinka, hirap naman po magsuot ng contact lens. Naku, si ano, si Rani B, hindi nahihirapan. Ang bilis-bilis lang. Sanayin lang yun, ma'am. Ako hindi. Parang nakakaano. Pero siya, isang ganun lang ang nakakabit na agad eh. Ayan, si Malu Ambrosio, nandyan na. Sabi niya, minsan po nahihilo rin ako, tapos biglang parang magbo-blurred. Magbo-blurred na ewan po yung paningin ko po. Ano po kaya ito, Dok? Minsan sabi nagbo-blurred. Kailangan po nating ma-ano, kailangan nating ma-check up. Kailangan pumunta po kayo sa clinic at ma-check up. Ayan. Huwag niyo pong panginayangan kung halimbawang merong bayad ang konsulta. Kasi sa totoo lang, kalusugan po natin yan eh. Napaka-importante na malaman mo kagad, maagapan mo para hindi pa huli ang lahat. Opo. Ayan. Pero alam niyo po, alam ko, sobrang-sobrang gustong-gusto ninyo ang ating topic. Pero kailangan po nating magpahinga sandali. Magko-commercial muna kami, pero babalik po ulit kami. Susunod natin ay... ang susunod na topic ay para abangan ninyo ha. Yung mga myths. Ano ba yung myths? Kasabihan ba ito? Parang mga ganun po. Mga paniniwala. Ayan, mga paniniwala tungkol sa mata. Haka-haka.
Yeah. Ayan, marami tayong naririnig talaga eh, lalo sa mga matatanda. Mm-hmm. Ayan, abangan nyo yan sa aming pagbabalik. Ang oras po natin, alas 3:35. Ang ganda. Ayan, nagbabalik tayo sa napaka-interesting na topic talaga. Siyempre, with Doc Alan June Lusong, isa pong optometrist. Pero babati muna tayo ulit. Shoutout muna sa ating mga viewers na napakarami. Ang dami niyong comment, grabe. Ayan, si Pancracia Sua nandiyan na. Jeren Sedehana nandiyan na rin. Si J. Lol Murillo nandiyan na rin. Rizalyn Belliones. Si Maricar Gidayo Espiritu, andyan na rin. Si Neri Campilan. Ayan. Si Mary Jane Gallebo, watching from Tarlac City. Sabi niya, Merry Christmas. Bubabati na ng Merry Christmas. Si Lorely Duplo, andyan na rin. Magandang hapon, sabi niya. Sabi ni Beverly Barrera, ito suki mo talaga, Doc. Sabi niya, magaling po si Doc Lusong. Diyan po ako nagpapacheck up at nagpasalamin sa mata. Sa detalyado talaga siya. Mag-check up, iisa-isahin niya kung bakit may ganito, ganyan sa mata mo. Kaya babalik-balikan mo talaga si Doc Lusong. Ayan. Ang pwesto po ni Doc ay sa manggahan lang. Opo. Ayan, malapit po doon sa ginagawang manggahan na MRT station. Opo. Dalawa bakit? Po yung clinic ko. Meron po isa sa Tandang Sora. Ah, wow. Malapit din doon sa Tandang Sora station. Ano pong nakalagay sa ano? Lusong Optical. Ah, Lusong Optical. I-message po ako sa page para sa schedule pala. Po. Oo. I-like nyo na and i-follow yung page ni Doc para makapag-message kayo agad doon. Norma Tabornal, nandiyan na rin. Magkano daw pong check-up, Doc? Ano po eh, depende po sa kondisyon eh. Ayan, may mga procedure na kailangan mas maraming test ang gagawin. Pero hindi naman siguro mahal, Doc, di ba? Hindi naman po. O, presyong ano, kasi nandun si Doc sa Distrito Dos ng ano. Kaya sigurado tayo na kayang-kaya niyong bayaran. Ayan, si Grace Obo nandiyan na rin. Ang galing talaga, sabi niya. Emeline Anyebas nandiyan na rin. Sarap siguro dyan. Saan? Parang iba yung sinasabi mo ha. Siguro yung pagkain doon. Ayan. Okay. Dito na tayo sa... Ayan pala ha. Ayan po. Ang page ng ating si Doc Alan June. Welcome po kayo mag-message dyan. Para makapag-appointment na rin, di ba, Doc? Ako po yung sumasagot sa lahat ng message. Ako po talaga. Para ka pa lang si Tatay Rani. Si Tatay Rani din po ang sumasagot sa kanyang sariling account. Opo. Ayan. Ulitin ko lang ipaalala ha, sa ating mga nanonood. Kailangan po lahat ng palabas sa amin dito sa Flash TV page, i-share ninyo sa inyong wall, sa inyong GC, para may anong share to. Tapos, manood kayo ng live at mag-comment kayo. Dahil tiyak, ngayon kasi nakamonitor na po yung aming mga staff para tingnan yung mga pinakamaraming share at nanonood sa amin regularly. Kasama kayo sa Friday doon sa paruleta, hindi na ruleta, raffle. Ayan, paraffle ng ating tatay na actual, hindi ito electronic raffle, actual po na pipiliin sa Friday yan. 10 na tagsa 10,000 at 20 na tagwa 1,000 pesos. Wala kang kalugi-lugi. Ayan. Swerte pala, no? Dapat talaga i-share na talaga. No? Dapat i-share nyo lahat ng programa po dito sa Flash at sa servisyong bayan ni Tatay Rani. Ayan. Pag-usapan na natin yung ating pangalawang topic, susunod na topic. Ito napaka-interesting. Ang dami ko nung pagbasa ko kanina, napakaraming related sa akin, Doc. Ayan na naman. Tinamaan ka na naman. Akin na naman to. Ayan. Ito daw. Ito, tinignan ko anong Tagalog ng myth. Ayan, mga alamat tungkol sa mata. Kasi ayaw. Sinasabi, no, dahil sa mga matatanda to eh, maririnig mo to eh, parang mga ano nga, haka-haka. Opo. Mga ano nila na kung ano ba talaga ito. Ngayon natin malalaman kay Doc, itatanong natin kung totoo ba to. Una sa ating listahan, ito lagi to sinasabi. Ito talaga, totoo to, naririnig ko sa lola ko. Ayan. Sabing ganon, nakakalabo ng mata kapag naliligo ng pagod, Doc. Actually, ang siyensya po kasi, no, ang siyensya ay hindi naniniwala sa salitang pasma. Ah. Opo. Actually, hindi ko alam. Parang wala namang English term sa pasma. Eh. Meron po ba? Okay. So, sa mga Pilipino po kasi, naniniwala tayo sa mga pasma-pasma. Wala pong masama kung maniniwala susundin tayo. Pero kung sasabihin na nakakalabo ba kapag naligo ng pagod,
Wala po kasing pag-aaral na ganun. Ano. Kasi opo. Kung pagod yung mata mo, tama si Doc, walang pasma. Opo, hindi pasma ang tawag, no? Kasi ano, okay? Opo. Pero wala ding masama na susundin natin na magpahinga muna tayo saglit bago po tayo maligo. Mm-hmm. Okay. Kasi syempre, araw-araw, sino ba naman nang hindi napapagod? Di po ba? Uh-huh. Lalo na yung mga nagbabiyahe pa na malalayong pinanggalingan. Pagka uwi sa bahay, syempre naliligo pag-uwi, mm-hmm. pagkagaling sa labas, ano? Ang daming sakit po ngayon, syempre. Hindi naman nawala yung COVID eh, di po ba? Mm-hmm. So, para sa mga nag-iingat na gusto maging safe ang family nila, naliligo po talaga pag-uwi mm-hmm. galing sa labas. Kasi galing sa labas eh, di ba? Ang daming germs na nakuha dyan. Ako po mismo eh, naliligo po pagka-uwi sa bahay, no? Mm-hmm. Sa gabi. Para siguradong malinis, no? Hindi ako nakapag-introduce ng bacteria galing sa labas. Mm-hmm. Ayun. So, okay lang po. Magpahinga kayo ng konti. Mga 30 minutes is enough. Oh, yes. Apo. Pero ang tanong, kung nakakalabo ng mata, hindi naman po ganun. Yeah. Hindi po. Yan. Ayan, kasabihan lang yan, pero hindi totoo po, ah. Pero sabi nga ni Doc, wala namang masama kung maniwala tayo, kung apo. Sundin natin. Apo. Hindi pala maniwala, kundi sundin natin. Apo, diba? Na magpahinga din ng mata. Ayan. Ang ating pangalawang tanong naman ay, ito, lagi ko rin ito naririnig. Ayan, magkakakuliti ka kapag nanilip ka. Yung kuliti po kasi maraming interpretasyon yung tao sa kuliti. Basta may makitang mapula yung mata, kuliti. Pag may sugat, kuliti. No? Ganyan yung Di ba po yung mayroong ano yan, umbok? Opo. Yung yan. Kuliti? Opo. Yung, yan, tulad po ng ganyan. Ano? Mayroong ayan, stye, okay. Mayroong hordeolum. Mm-hmm. Yan po ay bunga ng minsan mayroong daanan ng ano ng fluid sa mata natin na barado. Mm-hmm. Na-stuck siya doon, kaya namuupo yung ganyan. Mm-hmm. Hindi po yan dahil sa paninilip. Pero kung sakaling naninilip po kayo, naniniwala din po tayo sa karma, di po ba? Baka yun, parusa ng Diyos po yun. Baka yun na yung karma mo. Opo, baka po. Tama po. Ano? So, wag po maninilip. Ha? Kung gusto makita, sabihin mo lang patingin. Huwag ka na, magpaalam ka lang. Opo, magpaalam ka lang. Oo, baka na mo para hindi ka makarma. Ayan. Ito, may sumingit na tanong. Totoo raw po bang nakakakatarata kapag natuluan ng pawis ang mata? Hulo, ibig mo sabihin lahat tayo magkakakatarata eh, natutuluan ang pawis yan. Totoo ba yun, Doc? Ang katarata po, nasa loob po ng mata yan eh. Ang pawis nandun naman sa labas. Sa labas. So, safe naman po. If, lagi naman tayong pinagpapawisan, hindi naman maiwasan na matutuluan talaga. Lalo sa basketballista, ha? Opo, yung merong physical sports. Tama po kayo dyan, Ate Tess. So, hindi po ito nakakadulot ng katarata. Kadalasan po, maraming posibleng dahilan sa pagkakaroon ng katarata. Magandang itopic natin yan sa susunod. Ayan, yun. Mukhang babalik pa talaga sa atin si Doc. Talagang dami natin natututunan. Oo, yung katarata sa loob pala nang gagaling. Nasa loob po ng mata, opo. Hindi sa panglabas na opo. Ano. Teka lang, isingit ko lang dito, sabi niya, ni Rosalinda Canedo, siguro wag lang po talagang abusuhin siguro ang mata para hindi maagang lumabo ang mata. Ayan, ito meron kasi ito may tanong eh, Doc. Opo. Noemi Joy Sanchez, bawal maghilamos pagpuyat? Yung pagligo po tsaka paghilamos, ang purpose po nito para luminis yung okay. mata natin or yung mukha natin. Mm-hmm. Mas ang pinapayo ko po hindi lang yung mata linisin, buong katawan ilipo na po natin. Ano? Pero kapag puyat, syempre, tulog, di po ba? Mm-hmm. Pero kung madumi, linisin po muna. Yan, bago matulog. Ito okay. May tanong. Ito talaga, nandito ba to? Wala rito. Oh, sige po. Pero tatanong ko kasi, ito yung naririnig ko mm. sa lola ko. Lola talaga, makilola ako. Baka Doc, lola niyo po yung nagtanong. Si Beverly na naman eh, Marera. Okay. Doc, nakakalabo po ba talaga ng mata pag basa ang buhok, tas natulog ka? Alam mo, sa lola ko, hindi nakakalabo. Mm. Mabubulag ka, Tess, pag natulog kang basa ang buhok. Pinapabangon talaga ako niya pag... Alam niyo po eh, ang ano totoo po dyan. No? Ano ito yung katotohanan totoo? Dyan. Ako, anong totoo, Doc? Kapag yung una nabasa... Di po ba? Nabasa. Kasi basa yung buhok mo eh. Tapos tinulugan mo, anong mangyayari po dun sa unan? Basa. Mababasa. Mm-hmm. Tsaka? Babaho. Di po ba? Tama?
Kaya ayaw nila na matulog kayo ng basa yung buhok. Kasi yung unan, pag nabasa yan, tapos natagalan, bumabaho po yung unan. Ang hirap paglaba, di po ba? Kaya siguro ginawa lang panakot yan na mabubulag ka. Pero hindi po ito nakakabulag, ha? Okay. Ang mangyayari, mababasa po yung unan at babaho. Oh, kasi hindi matutuyo sa araw eh. Opo. Dahil nadaganan mo. Kaya ayun. Pinantakot nila, sige ka, mabubulag ka. Oh, sabi ka na, oh. Ang nahirapan yung naglalaba. Now I know. Ayun pala, kaya pala. Ayan. Ito naman yung ating pangatlong tanong. Oh, ayan. Lalo na pag natuluan ang laway. Ay, tama po. Magkakama pa yan. Mas lalo mahirap. Ayan. Ito yung pangatlong tanong. Ayan, nakakahawa ba ang sore eyes kapag tinitigan? Okay, meron pong mga iba't ibang klase ng sore eyes. Ano? Meron tayong viral, may bacterial, tsaka merong allergic. Yung viral tsaka bacterial, yun ay nakakahawa. Mm-hmm. Pero hindi kapag tinitigan. Oh. Kasi parang pag nadampot mo yung bacteria or yung virus, nagkusot ka ng ganyan, nandun na sa kamay mo yung dumi. Oo. Na naihawak mo sa kung saan, na nahawakan nung iba na naidikit na sa mata. Sa mata. Oh, kailangan ng physical contact. Okay, para mahawa. Kaya kapag kayo po ay merong sore eyes, eh maghugas kayo lagi ng kamay, yeah. No? Para hindi kayo nakakahawa po dun sa iba. Mm-hmm. Okay, tapos mag-ingat din kayo kung saan-saan humahawak, ha? Ganun, wag po para hindi makahawa. Yung isa naman, yung allergic conjunctivitis. Ito naman dahil sa allergy, hindi po ito nakakahawa. Okay. Pag wala na yung source ng allergy mo, wala na rin yung sore eyes. Okay. Ayan, malinaw sa inyo ha. Kasi pagka ganyan, huwag mo akong tingnan, huwag mo akong tingnan, kasi baka mahawak. Naknanteting kayo, mali naman pala yun eh. Ayan. Kaya nahahawa, mawa, katulad yan, sa bahay namin, may sore eyes ako, nahawa yung mister ko. Kasi nga, siyempre magkatabi kami, malay mo, nahawakan ko. Tapos nahawakan din niya, tapos na ipunas niya. Opo, yun nga. Yun, oo. Pero hindi dahil sa tingin, hindi sa titig, ha? Ayan, kaya makipagtitigan kayo, okay lang yan. Sabi ni Rosalinda, tayo kanyedo. Wow, joker po pala talaga si Doc. Ay, naku, love na kita, Doc. Sabi niya. Talaga naman. Uy, magpaalam ka muna bago mo i-love si Doc. Ayan. Ito naman yung pang-apat na tanong. Nakakalabo ba ng mata ang paggamit ng cellphone o computer? Okay, ganito po ha. Nakakataas ng grado or nakakalabo ng mata kapag napapagod lagi yung mata natin. Okay. Siyempre, pag titingin tayo sa malapit, kailangan mag-act ng mata natin sa pagtingin doon. Mm-hmm. Kaya ayon po sa pag-aaral, yung mga tao na exposed sa trabaho o sa activities na malapit sa mata, kasama po dyan yung pagsiselfone tsaka pagko-computer, nagiging dahilan para maging mataas yung grado towards nearsightedness. So, importante po na paminsan-minsan, no, ipapahinga din po yung mata para hindi siya madaling napapagod. Mm-hmm. Para hindi ganun kabilis ang pagtaas ng grado. Ipipikit siguro ng ilang minuto. Opo. Every 20 minutes po, titingin kayo sa malayo, no, tapos kurap, ganyan. Mga 20 seconds, tapos okay. 20 times magkurap. Tapos ganun po. Mm-hmm. Yung iba pinipikit. Oo, ako po pumipikit eh. O, yung iba tulog tapos, na. Tapos may alarm. Yun lang, nakatulog na pala. Yung cellphone may alarm eh. O, sumobra ka na. 2 hours ka nang nakaano sa ano. Meron. Kaya lang di ko pinapakinggan. Ini-exit ko. hindi ko pinapakinggan. Naglalaro pa rin ako ng Candy Crush. Ayan. Ito naman, sabi ni, yung ating pang limang tanong, no? Nakakalabo ba ng mata kapag laging suot ang salamin? May ganun ba? Ganito po yan. Mm. Kapag sinuot niyo yung salamin, yung mga nagsasalamin po, ikaw Ate Tess, alam mo to eh. Oh. Think ko. Kapag sinuot mo yung salamin mo, ang nakita mo, mas malinaw o mas malabo? Malinaw eh. O, di ba? So, sa tingin mo, totoo ba nakakalabo ng mata yung salamin? Kaya nga eh. Ba't ganun? Kaya ka nagsalamin para luminaw ang mata, ano ba? Yun nga po. Okay. Basta obserbahan nyo lang ha, yung salamin po na suot nyo, ay yung salamin na gamit nyo, pag sinuot nyo, mas malinaw ba yung nakita nyo o mas malabo? Kung mas malinaw, nakakalinaw po yun. Tama, di ba? Tama, Dok. Pero may chance, ka, may pagkakataon kasi na, ang sinasabi siguro nito, kasi nagsalamin ka, linaw-linaw. Ang linaw-linaw. Pag tinanggal mo, medyo malabo na yung ano mo. Kasi po, wala na yung salamin. Oo. Kaya malabo na. Ganito, okay. Meron ding parte. Bahagi ito, konting bahagi lang ha. Kapag yung salamin na ginagamit mo, hindi angkop sa'yo. Ay, yun. Oo.
Diyan mapupuwersa yung mata mo, yun ang magiging posibleng dahilan kung bakit siya lalabo. Mm-hmm. Pero kung salamin mo, angkop sa'yo. Uh-oh. Ang nag-check sa'yo, doktor talaga. Uh-oh. Kasi minsan, kung san-san lang, di ba? Kaya nga, sa mga bangketa. Ayun, ganun po ha. Kapag hindi doktor ang nag-check sa'yo, malaki ang chance na hindi tama yung grado. Yun ang posibleng maging dahilan kung bakit siya lalabo. Ayan. Yun. Talaga, ayan, ang dami niyong natututunan, walang bayad yan, ha? Ayan. Sabi ni Peli Roseman siya, may epekto po ba ang paggamit ng mga pampatak sa mata, gaya ng eye mo? Aba, nag-promote ka pa, ha? Meron po yung epekto. Mm-hmm. Depende po dun sa epekto ng gamot na pinampapatak. Meron kasi maraming klase ng gamot pampatak. Na po, merong pampamanhid, merong para sa tears, meron pang... para sa pamula ng pamula mata. Pamula. So, depende dun sa gusto mong mangyari. Pero, huwag ka basta-basta magpapatak sa mata. Kasi merong mga pampatak sa mata na imbis na makatulong sa'yo, mas makakapermisyo pa. Kailangan po, kumonsulta po kayo sa inyong pinagkakatiwalaang eye care specialist. Ayun. Opo. Mm-mm. Sabi nga ni Giselle, Garin, siguro ito yun, Ma'am Tesnator, ang eye mo po ba ay nakakatulong malinis ang mata? O nakakatulong din po bang magpalinaw ng mata? Sino nagsabi? Papalinaw, di ba? Actually, hindi po, yung effect ng product, it's either i-constrict niyo yung blood vessels para mawala yung pamumula. Ah. Meron kasing dalawang klase niyan, pula takip tsaka blue takip. Mm. Yung blue takip, opo, artificial tears yung isa. So, para sa mga dry eyes, ganun po. Ah, okay. Pero para luminaw yung mata, na sense na para hindi ka na magsasalamin, hindi po ganun yung magiging epekto. Yan. Opo. Malinaw yan, ha? Opo. Okay. Ang susunod naman natin, tanong. Ito, nakakalinaw ba ng mata ang pagkain ng carrots? Parang ngayon ko lang yung narinig. Ito alam ko kalabasa. Kasi parehas po sila merong vitamin A. Ah, okay. Ito po ang sigurado dyan. Pag kumain ka ng carrots, mabubusog ka. Okay. Kidding aside. Tama. Okay. Legit na legit. So yung carrots, meron siyang vitamin A. Mm. Kapag yung tao ay merong problema, deficient siya sa vitamin A, kulang yung vitamin A niya sa katawan, na kung ito ay naging sanhi para maging malabo ang mata niya, kapag kumain ka ng carrots, syempre, kulang nga . So nagdagdag ka ng vitamin A, posible na makatulong ito para makakita ka ng malinaw. Wow. Pero kung ang kondisyon mo, hindi ka naman kulang sa vitamin A. Mm. Di ba? Maayos naman yung paningin mo. Kahit maraming carrots ang kainin mo, busog na busog ka na sa carrots. Gumawa ka pa ng carrot juice, carrot cake. Okay. Hindi po makaka-epekto para luminaw ang mata ninyo. Ayan, yun. Kung ikaw ay kulang, kung meron kang deficiency, yun pwede. Opo. Ayan, okay. Pero talaga nakakatulong dahil may vitamin A siya. Opo. Rich in vitamin A. Ayan. Sabi ni Emeline Añebas, idol na kita, Doc. Ang galing mo. Salamat ayan. Thank you daw po. Ayan, tama. Ang galing ni Doc. Leo Nating, salamat po, Doc. Ayan, talaga. Ang dami, ha. Noemi Joy, salamat sa lahat-lahat ng information na binahagi niyo po sa amin ngayon, Doc. Alam mo, nakakatuwa kasi, Doc, kasi karamihan ng mga viewers natin, may mga anak. Mm. So, hindi pa huli ang lahat. Dahil sa mga natutunan nyo ngayon, ayan, gamitin ninyo sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Ayan. Ito naman yung ating pangpitong tanong. Nagamit ko to, Dok, nung nagka-sour eyes ako. Mm. Oo. Ang tanong, nagagamot ba talaga ng breastfeed, yung milk, ng gatas ng nanay, ang sour eyes? Actually po, sa sore eyes, marami kasing klase. Di ba? Mm-hmm. Merong allergic, merong bacterial, merong viral. Yung breast milk po, kasi merong bacteria na kailangan mapatay para mawala yung sore eyes, di ba? Oo. Yung breast milk, wala siyang content na kayang pumatay ng bacteria. Na nakakakos ng sore eyes. Mm-hmm. So, halimbawa A- si bacteria, no? A- dun sa may sore eyes. Tapos, kailangan mo ng pampatay sa A-. Wala kang makikita na content ng breast yung milk breast. Para patayin yung bacteria na yon. Mm. So, hindi po makakatulong yung breast milk para mapatay yung sore eyes. Oo. Ang masaklap pa, kung sakali, kasi syempre merong natural bacteria sa katawan natin, mm. no? Na hindi dapat nasa mata. Mm. Na dapat nandun lang para sa tiyan ng bata. Kasi ang bata, meron siyang kailangan na good bacteria. Pero bacteria pa rin yun.
na itong bacteria na to, kapag nasa tiyan napunta ng bata, maganda. Mm-hmm. Pero kapag sa ibang nasa bahagi, pag sa ibang bahagi ng katawan mapunta, hindi maganda. Oo, naku. Pag napunta sa mata, marami na pong napahamak diyan. No? Na imbis na iniisip na makakabuti, eh nakasama pa. Oo. So huwag pong gagawin. Naku, delikado. Huwag kayong gawa ng paraan hanggat hindi nyo napapakonsulta. Yun nga rin yung nangyari, no? Siguro, mapapakalma kasi malamig. Pero hindi mainit yung breast milk eh. Ang init niya eh. Ewan ko lang kung bakit ko din ginawa yun, no? Pinatakan, pero lalong lumala yung mata ko. Lumala na maga. Po. Mm. Oo. Meron pang nagturo, no? Nakaraan nagka-sore eyes ako, tsaa. Tsaa daw. Pinatakan ng tsaa. Lalong na maga. Ang tagal tuloy, lalo gumaling nung mata ko. Kasi po, ang tatargetin natin, yung specific na bacteria na nagkakause ng sore eyes, wala dun sa gusto mong ipatak. Hindi mo talaga mapapatay yung bacteria na yun. Hindi po talaga. Pero Doc, pwede mo ba kami bigyan ng tip? Ano ba talaga ang gamot sa sore eyes? Kung bacteria, meron tayong antibacteria para po sa sore eyes. Pero ang magpo-prescribe niyan, ophthalmologist po. Okay. Mm-hmm. Ganon. Eh kung halimbawa, allergy lang, ganon. Pag allergy, pag nawala na yung allergy mo, wala na rin si pag sore nangati eyes. Lang. Iwasan mo lang kung saan ka allergic. Ayan, okay. At saka lagi daw, maghugas ng kamay. Para sa'yo lang yan. Tama ba yun na nilalagyan din daw ng cold, ano, compress? Para mawala po yung pamumula. Kasi i-co-constrict niya yung blood vessel. Eh. Mawala yung pamumula. Okay. Pero hindi ibig sabihin patay yung nagagaling, bacteria. Nagagaling. No, namamamatay yung bacteria. Apa. Ang ano pa naman, ang sore eyes, magang-maga siya, tapos yun nga, nagmumuta, no? Opo. Bakit nagmumuta, Dok? Ano po yun? Dahil po sa bacteria yun. Ah, opo. Okay. Ayun, siguro yung nakakahawa, no? Kung halimbawa nahawa ko. Pag ganun, no? Mm-hmm. Ayan. Sabi ni ano, Maika Gakayan Magallanes, much better po magpakonsulta sa doktor. O, tama. Ayan, Lilibet Altarejos, Almoguero na dyan na rin. Sabi niya, hala, grabe naman po sa tsaama ang hangyun. Nakinig ako eh. Ayan. Sally Baguio, maraming salamat po, Doc Lusong sa info. Teresa Laco, Leoncito, Doc, yung mga eye supplement ba nakakatulong din para sa mga mata? Okay, ito po ha, importante ito. Yung meron kayong inaasahan doon sa bagay na binibili ninyo. Kailangan ma-meet nyo yung ina-expect ninyo doon sa produkto. Merong tanong, paano niya ma-meet yung ina-expect ninyo? So depende sa produkto. Meron akong ginawang video diyan sa YouTube channel ko. Wow. Apo, panoorin po ninyo 'yon. Ano? Pero 'wag kayo basta-basta maniniwala sa sabi-sabi ng hindi doktor. Kasi kung sales lang 'yan, syempre sasabihin nila lahat para makabenta sila. Doon po kayo magpa-check up po kayo tapos kung anong sasabihin ng doktor, 'yun po yung ayan. Gawin ninyo. Ayun. Alam mo sa totoo lang, ito mayroon pa isa. Ito ano, guilty na naman ako dito. Ayan, nakakalabo ba ng mata, Doc, ang pagbabasa sa madilim? Okay. Kapag madilim po, mahihirapan yung mata natin na tumingin. Kapag nahihirapan yung mata natin, magkakaroon tayo ng eye strain. Kung meron mang maiko-contribute ito dun sa paglabo ng mata, dahil dun sa eye strain po. Pero hindi okay. Naman siya yung katulad ng sobrang exposure sa near point task. Well, kasi kung malapit, ganun. Kaya nga. Opo, pero more on eye strain kapag madilim. Kasi yan. Mapapagod talaga siya. Opo. Ayan. Okay. Ang sarap ng ating kwentuhan. Parang ayoko nang matapos. Ang dami naming natutunan, Doc. Maraming salamat palagi sa pagpayag na maging guest namin dito sa aming programang Double K, no? Any last message po o payo sa ating mga viewers para maalagaan ang kanilang mga mata? Para po maalagaan ang mata, tandaan po ninyo, kung meron kayong problema na tungkol sa mata, magtatanong po kayo dun sa mga espesyalista o professional na may pinag-aralan tungkol sa mata. Huwag kayong magtatanong dun sa mga tao na hindi nag-aral dun sa may kinalaman sa problema ninyo. Kasi kadalasan nagtatanong kay kapitbahay. Oo nga diba? Eh. Mapapahamak po kayo kapag ganun ang ginagawa ninyo. Huwag po kayong matakot magpa-check up. Kung gusto naman po ninyong magtanong sa akin, meron po akong Facebook page. Yung kanina po, finlash natin ha. Ilabas po natin. Opo. Lusong Optical. Ayan. Lusong pwede optical. Po kayong magtanong sa akin. Ako po mismo yung sumasagot sa mga katanungan po dyan. Para po sa schedule, dyan din po ako nag-i-schedule ng mga pasyente. Ayan. Tapos gusto ko po siyempre magpasalamat sa iyo, Ate Tess. Salamat po sa ating technical team, sa lahat ng bubuo ng ating programa. Salamat po sa lahat ng nanood at nanatili.
At pati yung mga papanoorin pa yung mga sinare. Kasi syempre, di ba, meron pang mga manonood. Sana huwag niyong kalimutan lagi na i-like, i-share itong ating mga programa para mas marami pa po tayong matutulungan. Salamat po sa aking asawa, Precious Lusong, at yung aking baby si Alexus Amir. Salamat po sa aking parents at salamat syempre sa Diyos. Nandito tayo lahat. Buhay malakas at mas ano masaya. Ayun. Ayan. Opo, Doc, no, buhay masaya at nakakatulong, diba? Ayan. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makatulong. Maraming maraming salamat, Doc. Siyempre, abangan ang pagbabalik ni Doc para sa iba nyo pang katanungan. Alam nyo, sa totoo lang, nakakatuwa na naging guest natin si Doc. No? Ang daming natututunan at hindi niya pinagkakait yun, no? Kahit walang bayad. Pero kung meron po kayong mga question talaga na talagang medical at kailangan nyo na talaga ng attention, dalawin nyo na po ang kanyang clinic. Pero mag-message muna kayo at i-like nyo na rin po at i-follow ang kanyang page. Po. Ayan, Lusong Optical. Tapos dyan na rin po kayo kukuha ng appointment. Opo. Ayan, siyempre. Ayan, sabi, may humahabol pa. Sara San Antonio, kahit wala akong salamin, malinaw na malinaw, napakagwapo ni Doc. Magpaalam muna sa misis ni Doc. Ha? Ayan. Maraming maraming salamat po salamat sa pananood dito po sa ating Servisyong Bayan, Double K, Kalusugan at Kabuhayan. God bless po. God bless po.